Hello po, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Sasha Ganda Sasito for the Motherland Vlog. At kasama ko po si... Ang pinuti Benedict Legazpi, candidate ng Miss Air's Open sa ES Cavite. And one of my approaches is promoting inequality. So, are you a student of Southern Philippines? Yeah. Ano sa kanina? Southern Philippines of... Institute. Southern Philippines Institute of Science and Technology. Ang haba ng pangalan. Yes, for sure it is SBIS. I'm a student of SBIS degree 12, taking humanities. Ka parang sa Marikila. And, nandun ka ba kanina? Yes. Andun kami sa Chess, then what happened was, nanonood kami din, sabi ko, oh my God, sabi ko, LGBTQ advocate siya. At first, akala ko wala namang naging problem. But after that, sabi ko, parang may sabi siya ng about sa threat. My God, suddenly, ginawa nga ng COG, like, what the fuck? What kind of action is that? What kind of stupid action is that? Diba? Hindi, kasi nga, kagabi pa kasi yon. So, pinag-iisipan nga namin kung tutuloy ako o hindi. Pero sinabi kasi nung university, tumuloy pa na. So, ayun na nga. Akala naman namin hindi naman gagawin. Ganyan. Tapos, tinuloy nga nila yung trend. So, nandun ka talaga? Nasaan yes, ka nakaupo? Yes, nandito po ako sa may right side. Left side ka pa, ang harap niya sa akin. Left side. I'm really sorry. Actually, it's not your fault. Actually, it's all about the venue. And about your categorizing about the gender of someone. Actually, hindi naman dapat nila gawin yun eh. Masyado nilang ina-indulge yung parang isang tao. Actually, hindi na lang na-respect yung pinatapos na lang sana nila yung graduation. Actually, sobrang sacrament ng graduation na yun para sa amin kasi 2 years nagkaroon ng pandemic and this was the first time. Actually, most of us hindi naman nakatikim ng moving up ng grade 10, which is in junior high. Now, grade 12, ito lang yung pinaka-graduation namin na mag-moving up kami into college. Tapos yun ang yung ginawa nila sa amin. So parang sobrang nakaka-disappoint. Ayun. Hindi natin alam kung ano yung pumasok sa isipan nila, kung makatao ba yung ginawa nila. That was unfair. Oo, kasi kagabi pa ang ano kasi, either magbago doon ng venue. Saan ka naman makakahanap ng bagong venue? In less than 24 hours. Actually, less than 12 hours. So, talagang panggigipit yung ginawa ng Church of God na Smariñas. Just grabe. For us, the school to hesitate na i-adopt yung guest speaker. Oo, na parang wala naman sa kontrata na kailangan makialam sila sa speaker. Di ba, ang ano lang naman, bawal ang politician at bawal pag-usapan ng politics. Hindi naman tungkol sa politics at politician yung speech ko eh. Tungkol yung sa resilience, kung paano nagpursige, para ano, pero ang ending nagbuka rin tungkol siya sa resilience. Kasi nga, against all odds, nandun pa yan. Yeah. Ayun, pero thank you at pinuntahan mo pa ako dito. Thank you so much, thank you po. And good luck po sa inyong studies. Salamat po, thank you ah.